Good morning po sa ating mga home buyers. Welcome po dito sa Regent Heights ng San Jose del Monte, Bulacan. So once again, this is JB Oblogs and welcome back po dito sa ating YouTube channel. So kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe. At kung ikaw naman ay nakapag-subscribe na, appear tayong dalawa. Okay? So guys, ito si Regent Heights ay mayroon isang townhouse dito. Yan si Alexa Model. Ang floor area natin is 65 to 66 square meters. At ang regular lot area naman ito is 50 square meters. So meron po itong 3 bedroom, 2 bathroom, at complete na po ang turnover nito. So located po siya dito sa San Ignacio Street, Poblacion, San Jose del Monte, Bulacan. So paglabas po ng gate, napaka-accessible dahil may sakaya na tayo dyan going to Quezon City, Cubao, yan mga yan po. May mga dumadaan ng public vehicle po dyan. So ito po ang ating townhouse. Tingnan natin ang dress up na unit. Ayan po ang main door. Steel yung main door niya. So ayan, no, makikita po natin yung spacing ng loob ng bahay. Kahit may nakalagay na siyang gamit, is napaka ano pa rin ng area niya. So maluwag pa po yung loob ng area niya. Ang floor area natin is 65 square meters po, ano. So yan yung ating dining area. So complete na ang turnover nito, guys. Naka-tiles na siya. So, with partition na, at meron rin tayong ceiling or yung kisame natin. So dito ang ating kitchen area. Ayan, nakikita po natin. So dito sa ibaba, meron po siyang isang common toilet and bath. So si Regent Heights po is ang total contract price ng Alexa Model nito na townhouse is 3,554,399 pesos. So pwede nyo po itong i-loan sa bank and Pag-ibig Financing. Okay, kaya sa mga naghahanap po ng house and lot dito sa San Jose del Monte, Bulacan, so ito po, meron din tayong available na townhouse dito. At ang maganda niyan, meron na po itong mga ready for occupancy. At syempre, available din po sa kanila ang pre-selling or yung i-co-construct pa lang ng mga unit. So tingnan po natin yung taas. Dahil dito sa taas, meron tayong 3 bedroom. So ito po yung ating pinakahagdan. Nakikita po natin. So ayan po, ito ang ating bedroom 1. So, ganyan po siya, no? Pag nilagyan nyo siya ng gamit. Tapos dito, pwede ka pang maglagay ng walk-in closet. So, ito pwede maging kwarto ng mga kids. So ang reservation fee natin dito, guys, is 15,000 pesos. Okay? Sa halagang 15,000 pesos, pwede nyo lang i-reserve ang unit na ito. So dito naman sa kabila, bedroom 2 natin. Ayan, yung design niya is parang pambabae yung kulay, no? So dun sa kabila, kung dalawa yung anak nyo, pandalaki sa kabila, dito naman yung pambabae. So ayun, guys, no? Kitang-kita natin yung entrance dito sa may model house. Ang down payment natin, guys, pwede ito sa bank and Pag-ibig. So kung magpapag-ibig financing tayo, nasa 800,000 plus yung down payment nito. So ito naman yung ating master's bedroom. Ayan, ang ating master's bedroom. Mamaya po ipapakita ko din sa inyo yung actual na turnover ng unit. So, dun po sa bandang likuran, may mga kinoconstruct pa. At ayan, marami pang space na available para sa mga gagawin na unit. So, ito dito sa part na to, naglagay sila dito ng ganito, yung may sliding na ano. Ayan. So, pwede din tayo magpagawa ng ganyan, no? Para yung space, hindi masayang lagay ng mga gamit natin. So pag pre-selling po yung kukunin natin, makukuha pa natin ang 24 months ang down payment. So pwede nating bayaran yung down payment ng 2 years.
So pag ready for occupancy naman, so 10 months pababa na lang po yung pagbabayad ng down payment. So dito po sa second floor, meron tayong common toilet and bath. For example, yung Pag-IBIG financing mo is ready for occupancy yung pinili mo. So yung 800,000 plus is babayaran mo siya ng pwedeng hanggang 10 months. Depende po sa inyo kung tatapusin nyo siya kaagad. Pwedeng 3 months, pwedeng 6 months. Kung gusto nyong mas mapabilis yung process, pwede nyong tapusin ng mas maaga. Basta kumpleto na din po ang inyong mga requirements. Kung bank financing naman, is nasa 500,000 plus yung down payment natin. So, ganun din po. Pag pre-selling, 24 months. Pag ready for occupancy, 10 months pababa yung pagbabayad ng down payment. So, ito po yung actual na turnover, no? So, may mga nakalagay lang ditong display pero hindi po siya kasama, no? So, ito po is project ng Pinnacle Homes. So, meron sila dito sa Bulacan, meron din sila sa Laguna, at meron din sila sa Cavite. Yan. So, yun lang naman po. Ang turnover niya is complete with shower na itong CR natin. Yan, naka-ano na po yan. Gamit na lang yung dadalahin natin. So, itong mga naka-display dyan, hindi lang po kasama yung mga kung anik-anik na nakalagay dyan. Pero, complete naman po siya. Naka-tiles na. Painted na rin yung mga walls natin. So, kung magpapag-IBIG financing po kayo, basta sumasahod kayo ng 48,000 pataas, so, pwedeng-pwede na po kayo mag-apply ng housing loan dito sa Pag-IBIG. So, kung bank financing naman, kailangan yung salary natin is nasa 60,000 pataas po. Monthly income po yon. So, pwede po kayong mag-combine income. Halimbawa, kayo nung kapatid mo or ng partner mo, asawa mo, yon, pwede po. Kung 60,000, so kung ang sahod nyo is 30,000, so pwede na 60,000. So, mas maganda kung may excess pa po para sure na approved talaga. And bago naman po natin i-process yan, i-evaluate naman po yan dito sa developer. So, yan po no, yung 3-bedroom dito sa taas. Same lang po dun sa pinakita ko kanina. So, ito yung space na dito sa may master's bedroom. Diyan yung ilalagay yung inyong walk-in closet or cabinet. Para hindi naman masayang yung space, di ba? So, habang may available pa po tayo, napaka-accessible ng ating area, malapit sa Quezon City, malapit sa Star Mall San Jose del Monte, SM Tungko. So, sa mga schools, marapit din po ito. Government offices natin, napakalapit lang din ito dito sa bagong ginawang City Hall dito sa San Jose del Monte. Then, sa mga public transport naman po, marami namang masasakayan dito. Kung saan man tayo papunta, punta tayong south or north, very accessible na rin po. So dito po sa harapan na ito, yan yung sa amenities yan. And meron din dito mga commercial lot for sale po. Commercial area. So, ayan po yung mga ongoing saka yung mga ready for occupancy na. So, maraming ginagawa doon sa part na yon. So, makakapili pa po tayo kung ang gusto natin ay ready for occupancy na. Okay, so yan lang po ang ating video for today and maraming salamat po.